Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Carlos. Nangyari ito sa lugar ng Quezon Province. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Carlos. Hindi ko tunay na pangalan. Nagsimula ang aking karanasan sa kababalaghan. Nung nagtrabaho ako sa isang kilalang bahay bakasyonan sa lugar ng Quezon. Hindi ko na lang mismo papangalanan yung lugar para sa ikabubuti ng kanilang reputasyon. Bago lang ako noon sa lugar ng Quezon Province. Sa Cavite kasi ako nakatira at doon na din ako lumaki. Napunta lang ako sa lugar na ito dahil yung tiyahin ko, sinabihan ako na nangangailangan daw ng bagong katulong yung bahay bakasyonan malapit doon sa kanila. Simple lang naman daw ang gagawin. Maglilinis ng buong lugar at papanatiliing maganda yung buong paligid. Akala ko nung una madali lang, pero nung makita ko yung buong lugar, nalula ako kasi sobrang laki pala ng kailangan kong linisan at alagaan. Mabuti na lang talaga, mahilig ako sa kalikasan. Kaya kahit sobrang laki pa nung lugar, hindi ko masyadong napapansin yung pagod. Yung itsura kasi ng lugar doon, nakapwesto sa may bandang itaas ng bundok yung bahay. Napapaligiran ng maraming puno. Tapos yung pinakabahay nila, merong malaking garden. At nasa pinakagitna yung pwesto ng bahay. Sobrang lawak ng espasyo doon. Pwede kang mag-park ng maraming kotse. Saka, kahit doon na lang mismo sa garden, pwedeng-pwede ka nang mag-jogging sa lawak. Bungalo lang yung bahay bakasyonan. Merong apat na malalaking kwarto at sobrang lawak ng sala. Magmula doon sa sala, makikita mo din yung buong garden dahil glass door yung gamit. Yung mga babaeng katulong ang bahala doon sa loob. Ang trabaho ko kasi ay yung labas ng bahay. Ayusin yung garden, saka yung mga alagang hayop. Nung unang tatlong araw ko doon, wala namang problema. Maayos akong nakikitungo sa iba ko pang kasamang naninilbihan doon. Pero hanggang sa sumapit ang isang gabi, habang naglilinis ng kulungan ng mga manok, isang malamig na hangin ang naramdaman ko. Tapos, parang merong tumapik sa batok ko. Kaagad naman akong lumingon pero wala akong nakita. Nga pala, yung pwesto ng kulungan ng mga hayop nasa pinakadulo ng garden. Kumbaga, malapit na doon sa mga malalaking puno papasok ng gubat. Habang nakatingin ako doon sa gubat, alam niyo yung pakiramdam na kahit wala ka namang nakikita pero merong namumuong imahe sa paningin mo. Ganon ang nararamdaman ko nun. Para bang merong nakatitig sa akin doon sa dilim. Masama ang aura niya at alam kong ayaw niya ako doon sa lugar.
Hindi ko naman masyadong pinansin kasi gusto ko na din kaagad matapos yung trabaho ko. Medyo mabaho kasi doon sa kulungan ng mga hayop. Halo-halo kasi ang naroon. Merong baboy, manok, bibe, saka ilang aso. Maya-maya pa, dumating yung isang katulong doon sa bahay. Meron siyang dalang tirang pagkain. Pinapahalo niya para dagdag pagkain ng mga baboy. Pagkaabot niya sa akin noon, napansin niya yung suot-suot kong singsing. Ang ganda naman ng singsing mo. Kulay brown. Ano ba yan? Gawa sa kahoy? Opo, ate. Bigay po sa akin yan ng lola ko noon bago siya sumakabilang buhay. Ay, pasensya ka na dung ha. Pero ang ganda ho. Bihira na yung ganyan ngayon eh. Gawa sa kahoy na sengseng. Tapos, ang ganda pa ng mga nakaokit oh. Talagang pinagplanohan. Saka parang mayroong mga muka. Tika, hindi ba masakit yan sa kamay mo? Saka matebay ba yan? Hindi naman po masakit ate. Sakto lang naman po yung sukat sa akin eh. Saka, opo, matibay po to. Siyempre, makaluma po yung gumawa eh. Alam naman po natin, kapag luma na, eh talagang matitibay ang gawa. Hindi kagaya ngayon. Tinitipid yung mga materyales. Eh, paano mo naman yan pinapasok sa daliri mo? Di ba kahoy yan? Hindi ba masakit sa balat mo? Hindi naman po ate. Pinakinis po kasi yung kahoy po niyan. Saka isang beses o dalawang beses po sa isang buwan, meron po akong nilalagay na langis, pampadulas po, saka pampakintab nung singseng, para hindi po mawala yung ganda niya. Ay, ang galing naman yan. Ako din eh, gusto ko kasi talaga ng mga singseng. Pero gusto ko yung mirong nagbibigay sa akin. Yung parang ano ba, yung special someone. Nakakakilig kasi pag ganun eh. Yung bang ipapasok sa daliri mo yung sing-sing? Ay, ako Diyos ko. Alam mo ba, Carlos? Wala nga akong nobyo eh. Pwede ko namang tanggapin yung sing-sing mo kapag nagsawa ka na. Nako, si ate talaga oh. Mapagbiru po talaga kayo. Hindi ko po kasi kayang ibigay to eh. Ito na lang po yung natitirang alaala ng lola ko sa akin. Ang sabi niya po kasi, kapag nasa akin po to, poprotektahan daw po ako ng singsing na to. Ay, alam mo Carlos, ayos lang naman sa akin kahit hindi mo na ibigay yung singsing mo. Wala naman problema. Kahit nubyo na lang, ayos na yun. Maganda ka namang lalaki. Ala, si ate talaga oh. Grabe ka naman kung mampuri. Wala pa akong panlibre sa'yo ate. Malayo pa po yung sahod ko. Habang pinapakain ko yung mga hayop, nagulat ako kasi bigla na lang tumigil ng pagsasalita si ate. Akala ko hindi niya nagustuhan yung huli kong sinabi. Pagtingin ko sa kanya, tulala siya tapos parang takot na takot. Yung kaninang makulit niyang aura, biglang napalitan. Uy, ate, ayos lang po ba kayo dyan? Anong problema? Para kayong nakakita ng kung ano ah. Malapit na po akong matapos dito. Sabay na po tayong maglakad pabalik doon sa bahay. Maya-maya pa, eto na naman. Naramdaman ko na naman yung matinding kilabot. Parang merong yumakap sa akin. Tapos sobrang lamig. Bigla akong nakarinig ng boses sa likuran ko. Hindi ba kayo tapos dyan?
Inuuna nyo kasi yung landian bago yung trabaho. Kaya ang tatagal nyo. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yon. Nanigas yung buong katawan ko nung marinig ko yung boses. Kahit hindi ko pa nakikita yung itsura nung nagsalita, sobra na akong natakot sa kanya. Ang nasa utak ko, isang matandang lalaki tapos malaki yung katawan. Pero unti-unti kong nakikita yung imahe niya. Naglalakad siya papalapit doon sa kulungan ng manok sa harapan ko. Mahabang kulay puti ang buhok ng tao na ito. Abot-bewang yung buhok niya tapos nakasuot siya ng kulay puting mahabang damit. Mabagal lang ang paglalakad niya. Hindi ko pa masyadong makita yung mukha kasi nakatagilid siya sa akin. Habang si ate naman, nakayuko na lang tapos magkahawak yung dalawang kamay niya. Natila ba takot na takot? Gusto ko sanang tanungin siya kung sino yung dumating pero hindi ko na siya makausap. Hanggang sa bigla na naman yung nagsalita. Ikaw ba yung bagong manggagawa dito? Sige na, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Ako nang bahalang magpatuloy nito. Nagtataka ako kasi habang nagsasalita siya, hindi siya tumitingin sa akin. Nakaharap lang yung katawan niya doon sa kulungan ng mga hayop. Nagmamadaling hinila ni ate yung kamay ko. Ayaw ko pa sanang umalis pero talagang puwersa ako ni ate papalayo doon sa lugar. Bago kami tuluyang makapasok sa loob ng bahay, muli kong sinilip yung tao doon. Ganon pa rin ang pwesto niya. Ni hindi man law gumalaw ng kaunti. Nakaharap pa rin siya doon sa kulungan ng mga hayop. Pagpasok namin doon sa loob, kaagad akong nagwika ng, "Uy! Ate! Bakit ka ba nagmamadali dyan? Ano po bang meron? Saka sino po yun? Ngayon ko lang po nakita dito yun ah. Lalaki po ba yun o babae?" "Si Manang yun. Yun yung pinakaunang tagapamahala dito sa lugar. Kumbaga kapag wala yung may-ari, siya ang masusunod dito sa bahay." "Ha? Eh bakit ngayon ko lang siya nakita? Tatlong araw na ako dito ah. Saka wala namang nabanggit sa akin si boss na meron palang tagapamahala kapag wala siya." "Eh, ganyan lang talaga si Manang. Madalas kasi, gabi o madaling araw yan kung tumingin dito. Malayo kasi yung bahay niya eh. Doon pa sa mataas na party ng bundok." "Ah, ganun ba? Eh bakit naman ganun yung itsura niya? Saka boses? Tapos, Manang? Babae pala yun? Boses lalaki eh." "Lomang tao na kasi kaya ganun. Saka ikaw ah, huwag mong paparinig sa kanya yung sinabi mo. Naku, magagalit sa'yo yung matandang yun." "Bakit ate? Mainitin ba yung ulo nun? Saka bakit takot na takot ka sa kanya?" "Hindi naman mainitin yung ulo. Kaso, ikaw ba? Hindi ka ba matatakot sa itsura nung matanda? Hindi naman mainitin yung ulo nun pero iba lang talaga yung pakiramdam kapag andyan siya eh. Sobrang seryoso kasi. Saka sa tinagal-tagal ko dito, hindi ko pa nakikitang ngumiti yung si Manang. Kanina nga din eh, habang kinakausap niya ako,
Ayaw niya naman akong tignan. Doon lang siya nakatitig sa may kulungan ng manok. Hayaan mo na. Ganon lang talaga yon si Manang. Pero mabait naman yun. Kasi kapag meron kaming mga hindi natatapos na trabaho sa labas, diyan sa garden nung wala ka pa, siya yung nagtotoloy. Si Manang na mismo ang gumagawa nun. Basta, hayaan mo na lang. Hindi ka naman aanuhin yan. O sige na, matutulog na ako. Maaga pa ako maglilinis ng bahay bukas eh. Magpahinga ka na din. Pumasok ka na dyan sa kwarto mo. Good night. Yung pwesto ng kwarto naming mga naninilbihan, halos katabi lang nung bahay bakasyonan. Isang maliit na bahay lang yun, tapos nilagyan ng mga divider para magkaroon ng tatlong kwarto. Yung pwesto ko doon, merong bintana at kita yung malaking garden. Medyo tanaw din doon yung kulungan ng mga hayop. Hindi talaga mawala sa isip ko yung itsura ni Manang. Mahabang puting buhok. Tapos ang weirdo pa nung suot niyang damit. Meron din naman akong alam ng kaunti patungkol sa mga aswang. Kaya hindi maalis sa isip ko yung takot na baka aswang yung matanda. Kaya dala ng kuryosidad, sumilip ako ng kaunti doon sa may bintana. Pero wala na si Manang doon. Kinabukasan ng umaga, balik na naman sa normal na trabaho. Ang una kong gagawin, syempre magpakain ng mga alagang hayop. Pagkarating ko doon, medyo napatigil ako kasi doon sa may kulungan ng manok, maraming nakakalat na balahibo sa labas. Nung sinundan ko ng tingin kung saan papunta yung mga balahibo, papasok yon doon sa gubat. Nung una akala ko, baka hinangin lang, kaya hindi ko masyadong pinansin. Pero sa paglipas pa ng mga araw, medyo nagtataka ako kasi parang nababawasan yung mga alagang manok. Ganun pa din ang palaging nangyayari. Tuwing gabi, dumadating si Manang doon sa lugar para tignan yung kalagayan ng buong bahay bakasyonan. Sa ilang araw ng pagtatrabaho ko doon, ngayon ko lang naisipan na bilangin yung mga alagang hayop. Nasa 21 yung lahat ng manok. Yung mga baboy 4, 3 aso, at 9 na bibe. Hindi ko alam kung sakto yung bilang ng mga hayop magmula nang dumating ako doon sa lugar. Kaya naman nagtanong ako kay ate. Ate, hindi ko pala naitanong sa inyo, ilan po ba yung mga alaga nating hayop? Yung manok nasa 21, 4 na baboy, 3 aso, 9 na bibe. Ay nako Carlos, huwag mong bebelangin yung mga alaga nating hayop. Ayaw ni Manang ng ganon. Kasi hindi daw maganda, mamalasin. Kaya hindi namin alam kung anong saktong belang yan. Basta pinapakain lang namin eh. Ano po? Eh ayos lang ba yung ganun sa may-ari ng bahay? Hindi niya ba naiisip na baka nababawasan yung alaga niyang hayop? Ano ka ba, Nicolas? Si Manang ang may-ari ng mga hayop. Mga alaga niya yun. Kaya nga palagi siyang nagpupunta dito kapag gabi. Ay, ganun ba? Pasensya na, hindi ko po kasi alam eh. Pero nga pala ate,
Bakit po ba kasi hindi siya nagpupunta dito tuwing umaga? Lagi na lang po siyang gabi kung dumating dito eh. Marami kasing ginagawa yun si Manang doon sa bahay niya. Isa pagkakaalam ko kasi, meron din siyang alagang mga pananim. Kaya yun ang pinagkakaabalahan niya sa morning. Saan po ba siya banda nakatira? Basta diretsuin mo lang yung daanan doon. Yung daanan na nakikita mo sa kulungan ng mga hayop. Diba mayroong papasok sa gubat paakyat ng bundok? Ayun, diretsuin mo lang, makikita mo na yung bahay ni Manang. Saka oo nga po pala ate, paminsan kasi kapag naglilinis ako ng kulungan ng mga hayop, pansin ko palagi na lang nakakalat yung mga balahibo ng manok. Si Manang po ba yung may gawa nun? Biglang napatahimik si ate. Tila ba nag-isip ng sandali? Ay, hindi. Naku, baka ayan na naman yung mga pisti. Kasi paminsan, mayroong mga hayop dyan eh. Paano ba? Kinakain yung mga manok. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Marami pa akong gagawin. Ayosin mo na muna yung mga damo dyan sa garden. Magtabas ka. Medyo nagtaka ako kay ate ng mga oras na yon. Kasi bigla na lang siyang umilag sa usapan. Kinagabihan, naroon na naman ako sa kulungan ng mga hayop. Pagkatapos ko silang pakainin, tumambay muna ako sandali. Habang nakaupo, napansin kong medyo kumukupas na yung kulay ng singsing ko. Saka medyo mahirap na ring suotin. Kaya nilagyan ko muna ng langis. Kamuntikan ko pa ngang matapon yun kasi biglang merong nagsalita. Relax lang tayo mga kaninuno, dahil bukas din, a-upload natin kaagad ang susunod na parte ng ating kwento. Mga bagay lang na sa palagi ko dapat nating tandaan sa episode na ito. Una dyan ay yung singsing ni Nicolas na gawa sa kahoy. Tapos meron pa siyang langis na ginagamit doon. Susunod si ate na kasamahan niya sa trabaho. Tapos si Manang. Simpleng tanong para sa video na ito mga kaninuno. Ano sa palagay nyo yung ginagamit na langis ni Carlos? Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Rowena Deligro, Darwin Buntilaw, Bianca De Vera Mimura, Ano Ades, Yana Tuduran, Nitz Jimenez, J.R. Docena, Gemma Baluyot, Teresa Del Puerto, Rose Matinaw, Rodelio Fuentes, Elenita Larrieta, Rosalie Aklaw, Lilibet Cortez, Juliet Delgado, Joel B., Shallow Yummy, Alexander Hera, at kay Johnson Cañate.